kong kay Jobelin, marami pa yung mga unsolved cases na mga ganito, no? So tingnan natin ito, hindi na bago pala yung mga ganitong pangyayari ito. Radyo Bandera din, talagang sabi nga natin eh, kung magbalita sila talagang akala mo concern eh, pero dito kay Jobelin, kitang-kita yung mga pagiging ano nila, yung projected yung kanilang pagbabalita para yung dungo ng kanilang gustong maging storyline yung sa according na papabos sa kanilang. Tingnan natin ito, no? Ardaga mga balita. Alansay. Wala na po sa Barangay San Pedro. Alansay. Dadalhin sa PNP Crime Laboratory para suriin. Mula sa Mendoza PNP, Gerard Gales, Ibadiarco. Isa sa ilalim sa crime laboratory examination ang kalansan ni Marjorie Ann Factor. Ito ay upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima matapos na ito'y matagpuan sa masukal na lugar sa Purok. Kalansay, tingnan nyo, parehong-pareho kay Jobelin. Silangan Barangay San Pedro noong araw ng Sabado, April 22, 2017. 2017, April 22. Ayon kay Police Investigator P.O. Jolly. Tingnan nyo, parehas na parehas. Kita nyo, ha? Ilang weeks lang nawawala, ganyan na kagad yung dungo. Kaya talagang gawain nila ito eh. Tanggib na minto sa PNP, hawak nila ang kalansay at sa araw ng bukas, ang schedule examination sa SOCO kasama ang mga magulang ng biktima. Bale yung skeletal remains. Ayan, kung makikita natin, iba yung investigator dito. Ako, sa aking palagay, iba-iba yung mga characters nila. Pero sa aking palagay, iisa lang yan eh, kung sino yung tumitikim yan eh. Iisa lang, pinaka-master nila, pinaka-boss nila. Iba-iba yung umahawak eh. Pero parehas na parehas yung angulo. Pagdala sa ating crime na para ma-identify natin ang post of death. Sila na kung makapahas. Oh, ganun din, crime lab, ganyan. Oh, tapos mga damit daw. Na-recover sa crime scene ang damit, generous bag ng biktima na naglalaman ng pulpos. Tingnan nyo, crime scene, bakit nakahiwalay yung bungo sa damit? Supply, dalawang cellphone pero walang battery at SIM card. Nakilala naman ang kalansay dahil kasamang naiwan sa bag ang home shop Suki card o ID na... Okay, nakilala daw yung kalansay dahil katabi ng bag, cellphone, Suki card. Ganun lang nila nakilala daw, hindi sa DNA. Ang pangalan ay Marjorie Ann Factor, 22 anyos, residente ng Lacau Street, Barangay Maunlad, estudyante ng PSU. Ayon sa blotter na Mendoza PNP, March 14, 2017, nawawala na si Marjorie. Oh, ito, March 14. Si Jovelin Galieno, August 5, oh, March 14, noong nawawala. April 2, 2017 naman, nang dumulog sa PNP ang pamilya upang humingi na ng tulong at i-report ang pagkawala ng kanilang anak. Araw naman ang Sabado, April 22, 2017, nang matagpuan ang bungo o kalansay ng biktima. March 14, tapos April 22. Sabihin na natin, 1 month and 2 weeks, 6 weeks. Pinagkaiba, 6 weeks. Sige, tingnan natin. Grabe to. Matapos na ito'y madiscovery ng isang construction worker. Habang sila ay naninirador ng ibon sa parting nasa taan nakita yung kalansay, ay napansin niya yung skeletal remains. Skeletal remains na kagad with just 6 weeks. Sinabi niya muna sa mga ano niya, mga kapatid niya, kasama niya sa ano. Then kinabukasan, nung nakita nila yung mga barangitan at malapit sa lugar na may recover na kalansay din ng motor, doon nila sinabi. Samantala, patuloy ang investigasyon ng PNP para malaman. Patuloy ang investigasyon? Ano kaya nangyari dito? Kung ano ang pangyayari bago nawala at namatay. Ayan o, ganyan. Isang buwan, ganyan o. Ang nasabing biktima mula sa Mindos. Ganyan ba yung bangkay, ganyan? Tingnan nyo o. Halos wala na yung... Tapos saan yung mga ibang buto? Sa PNP, Gerald Gales para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera nila, News. Lalagay daw nila sa sako yung buto-buto kalansay. Ngayon, tignan naman natin yung iba.
Kalansay ng isang lalaking ilang linggo nang nawawala, natagpuan sa Bakawan. Natagpuan ang kalansay ng isang lalaki sa Bakawan, bahagi ng Purok Alpha, Barangay Apo Arawan, Palawan, pasado alas 11 ng umaga kanina. Pero tignan natin yung comments. May comment akong nakita dito eh. 2 to 3 weeks pa lang nawawala, kalansay na po agad. Kawawa naman po. Ayan. 1 year ago ito. Ano naman ito? Ano bang date nito? May 5, 2021. Ito naman, tignan natin. Itong isa, itong babae naman. Nawawala. Alfonso 13. Ah, ito yung Samayan nawawala. Quezon. Panoorin niyo po ha. Ang pangalan ng pamangkin mo ay si Jasmine Pata. Opo. Ilang taon na ito si Jasmine? Po? Ilang taon na si Jasmine? 16 years old po yun siya. Nag-aaral pa ito? Nag-aaral po. Grade 12 ata. Oh, okay, grade 12. Jasmine Pata. Nawawala ito ilang araw na? August 28 po lang madaling araw yun siya nawala. August 28, August. Oh. 28, 29, 30, 31. Ay, ang tagal na ngayon. Mahigit isang linggo, dalawang linggo na, di ba? So, kung makikita natin, pattern na pala nila noon pa, yung kung mapababae man yan o lalaki, kung babae, asahan ninyo, ang gagawin dyan is gagahasain nila yan at papatayin. Tapos, hindi nila ipipresent yung totoong bangkay, ano, bagamat ang bagkos ang gagawin nila ay magfo-front, maglalagay ng skeletal remains. Tapos, syempre, dito kasi kay Jobelyn, naging viral kasi, kaya yun yung pinagkaiba. Kaya medyo sumasamplay sila ngayon sa kanilang estilo ngayon. Ngayon kasi nakikita natin, kasi pinag-uusapan ng buong bansa. Pero dati, talagang kung titignan natin itong mga previous na pangyayari, yung lalaki nga eh, matanda na yun ha, yung kanina pinakita natin, matanda na yun ha, umakyat daw ng puno, nahulog, tapos ilang weeks nawawala, tapos buto kalansay na rin. So hindi natin alam, isang matanda, tapos nakakaakyat pa ng puno, tapos nahulog, tapos pagtingin na sa kanya, buto kalansay na. So, malaking katanungan, ano? Ako naman, sa aking palagay, ang tanong lang natin dyan is, ganito ba ang estilo ninyo, ha? Kapag merong kayong gustong iligpit at hindi nyo ipipresent yung totoong bangkay para hindi ma-autopsy at malaman kung paano nyo pinatay. So, ganito ba ang estilo ninyo? Pag babae, gagahasain ninyo? Anong gagawin nyo? Ireregalo ninyo sa boss ninyo? Ganito ba? Tapos itago ninyo yung totoong remains. Tapos maglalagay kayo ng skeletal remains. Malas lang ninyo ngayon dahil hindi nyo na-anticipate na papasok ito dito si Rafi at nang ito ay naging viral. Ano? So titignan kung makikita natin dyan sa video na panood ninyo, yung si Marjorie, 6 weeks ata yun, na nawawala, tapos nung nakita na, ganun din ang nangyari. Ang tanong, ano kaya ang nangyari? Ano kaya yung update? Wala tayong update dito eh. Walang update. Hindi natin alam kung ano nangyari. Ganun na lang ba? Parang X-Files na unsolved case? Kawawa naman yung mga pamilyang nabibiktima dito. Oh. So sana naman dito, ano, kung hindi natin mabigyan ng magandang hustisya itong nangyari kay Jobelyn, nangyari kay Marjorie, at itong nawawalang batang 16 years old nito, kung hindi nila sila mabibigyan ng hustisya, hindi matatapos yung isang Jobelyn na sasapitin pa. Ha? Nawa ay hindi masabit ng isa sa pamilya natin. If gusto nyo ang ganitong klaseng content,